mga ka-mugshots, and welcome to another episode of Magtanong for Mugshots with Attorney Maggie. At today's episode nga po, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano ba mag-post ng bail o magpiansa sa panahon ng community quarantine. Malusos, yung ituturo ko sa inyo, yung kakatapos ko lang na pag-aayos ng piyansa ng aking isang client na under general community quarantine kami. At medyo marami pong pagkakaiba sa usual na pagpo-post ng bail nung as compared doon sa hindi pa nagkakaroon ng community quarantine. Kapag nahuli siya, allegedly nahuli siya na gumagawa ng krimen. At dahil doon, hindi na kinakailangan ng warrant. So ito yung tinatawag na mga warrantless arrest. So kapag in flagrante delicto siya, at nahuli siya naaresto siya, so dadalhin na siya sa police station, at isasubject siya not to a regular preliminary investigation but to an inquest investigation. So habang nagkakandak ng inquest investigation, nakukulong ang isang akusado o ang isang respondent pa lang during that time. So ito yung pagkakaiba, kasi ngayon nagkaroon ng general community quarantine. Yung pagfa-file ng police station doon sa inquest, kasi mostly ngayon na nagkaroon ng community quarantine, inquest investigation ang ginagawa eh. Kasi nga, dahil nga naka-quarantine yung mga tao at skeletal force or workforce pa lang naman ang pumapasok sa mga sa Office of the City Prosecutor and even sa mga courts. So yung regular preliminary investigation nasususpend muna. Pero yung inquest investigation, yun yung urgent. Kaya nagkakandak pa rin ang inquest investigation kahit naka-community quarantine. Pero ang pagkakaiba na nakita ko is nung nag-inquest investigation kami, online yung inquest investigation. So yung nung nahuli yung respondent, so yung investigator sa police station, so gumawa siya ng complaint, sinumpa ang salaysay ng complainant, tapos sa lahat ng mga evidence na i-attach siya sa complaint. Itong mga dokumento na to, isa-send niya online or via email sa Office of the City Prosecutor. Tapos, kung sino yung inquest investigator noong araw na yon, so siya ang magkakonduct ng inquest investigation. And even the inquest hearing or inquest investigation was conducted online. So kami, nandun kami sa police station, tapos nandun din yung akusado tsaka yung complainant, tapos nasa computer yung fiscal, tapos doon siya tinatanong yung complainant at saka kung may tanong sa akusado yung inquest investigator. So after the inquest, online inquest, isasubmit na for resolution yung kaso, kasi nga dahil inquest investigation siya, hindi required sa isang inquest investigation na mag-submit ng counter affidavit yung respondent. Well, unless there's an exception to that, during the inquest investigation, the respondent o yung nahuli na tao ay he opted or gusto niya, pinili niya na hindi siya isubject to inquest investigation, kundi magkaroon ng regular preliminary investigation. Yun nga lang, medyo matagal yun. Kasi nga, so magsasubmit pa ng maraming documents, eh nakakulong siya habang nagkakaroon ng investigation. So most of the time, pag ganyang in flagrante delicto, pinipili na lang na magkaroon ng inquest investigation, at kung bailable naman ang offense, based on the findings of the inquest investigator, so nagpapiansa na lang yung respondent. So, after ng inquest investigation, we waited for the inquest resolution. So, dun sa na-experience ko in that Office of the City Prosecutor, it took us 2 days para ma-release yung aming inquest resolution. And then, when I followed it up na meron na raw, hindi pa maibaba doon sa
Office of the Clerk of Court ng RTC kasi yung offense is under the jurisdiction of the Regional Trial Court kasi dahil nga online pinadala yung complaint and all the evidence ng police station sa Office of the City Prosecutor ay kailangan yung mga original copies of the documents na sa records ng kaso para maibaba yung records sa Office of the Clerk of Court or OCC-RTC. So, we have followed it up with the police station pa, and the police station under its investigation division has to send all the original documents sa Office of the City Prosecutor para maibaba na yung records sa OCC. So, kapag nasa OCC-RTC na yung records ng kaso, so, dun ka na magsasubmit ng requirements ng bail para makapagpiansa. Doon din tatatakan ng criminal case number yung kaso. At magpapiansa ka sa OCC, magpapiansa ka sa executive judge ng RTC. So, dahil nga, pwede ka namang magpiansa doon, hindi mo kinakailang hintayin na ma-raffle ang kaso. Kasi like, for example, sa aming mga lawyers, immediately kapag ganyan, ang kinakailangan is makalabas agad yung aming kliyente. Lalo na ngayon na community quarantine, sobrang clogged ang mga jails. Kaya talagang napakahirap doon sa loob ng kulungan. So, yun, sinubmit kami na rin yung nag-prepare. So, kailangan habang naghihintay, ang suggestion ko habang naghihintay ng inquest resolution, pine-prepare nyo na yung requirements ng bail. So, ano ba itong mga requirements ng bail? Unang-una, mugshots. Hindi po yung mugshots na ginagamit natin sa Mugshots with Attorney Maggie, pero actually, halos pareho. Yun nga lang yung mugshots na yun. Kinukuha yun doon sa police station wall kasi may mugshots wall yung police station. At kukunan yung akusado ng picture doon na front at saka ng sides, so right and left side. Tapos sa mga 4 to 5 copies yata yung sinasubmit namin noon na mugshots. Tapos you have also to prepare barangay certification. Nakukunin mo nga sa barangay kung saan ka residente, so that's a barangay certification of residency na kailangan may seal din ng barangay. Tapos sketch ng bahay mo. There are also OCC-RTCs na nagre-require ng proof of billing at saka ng valid ID ng akusado na kung saan yung address na kalagay doon sa ID at sa proof of billing ay kapareho ng address sa barangay certification. Tapos, meron ding undertaking, kami na nagpre-prepare nun, ang law office na or yung lawyer mo. Tapos, of course, the cash bond or the surety bond. Tapos, may addendum din, ito ay nanggagaling sa korte, so OCC-RTC. So, sila na nagbibigay ng form, tapos papapirmahan na lang doon sa akusado. So, yun. Itong lahat ng requirements na to, isasubmit to sa Office of the Clerk of Court of the RTC and the OCC-RTC. Sila yung nag-i-email ng mga requirements na to sa executive court, sa executive judge. Tapos, so ang executive judge, siya ang gagawa ng release order. So, based on sa experience namin, hindi na namin, kasi nga, because of social distancing and konti lang din yung mga empleyado sa korte, ang sinabi sa amin is we have to wait for the email of the executive judge to the police station. So, yung release order accepting the bail for the temporary liberty of the accused, yung judge mismo ang mag-i-email doon sa police station. So, pagka-receive ng police station ng release order, so i-blotter yung release at sakalang makakalabas ng kulungan ang isang akusado. So, basically, ito yung naging difference ng pag-post ng bail during a community quarantine. So, there's an online
sending of documents or filing of a case from the police station to the office of the city prosecutor. Online din ang inquest investigation. Tapos online din ang pagsasend ng requirements ng bail sa executive judge at online din ang pagsasend ng release order from the office of the executive judge going to the police station. So I hope that you learned a lot from this episode of Magtanong for Mugshots with Attorney Maggie. Of course, I am not wishing na ma-experience nyo itong mga ganitong bagay. Pero at least, if like this happens to you or to your family member or to your friend, at least magkakaroon na kayo ng idea how to post bail during a community quarantine. So I hope you like this episode of Magtanong for Mugshots with Attorney Maggie, and of course, don't forget to subscribe. Bye! Don't forget to subscribe to our YouTube channel, Mugshots with Attorney Maggie.